buhay po sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay ng Salitang Tanglaw. Ito po si Father Gabby, yung tagapagbahagi, Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 17, Talata 7 hanggang 10. Ito po ay tungkol sa mga tagapaglingkod. Sa huli, sinabi ni Jesus, baliwala ang kanilang ginawa dahil inampala lang nila ang kanilang dapat gawin. Ang Ebanghelyo po ay humihiling sa atin ng higit pa sa ikapu, higit pa sa nararapat. Kailangan po natin magbigay ng kumbaga sa kawang gawa, bukod sa ating kaya, sa ating kakayanan, sa ating kayamanan. Ano ba yung hinihiling sa atin na magbigay ng labis, ng sobra, na mula sa puso? Marami na pong mga banal, marami na po ang pahiwatik na kung saan ang paglilingkod sa Panginoon talaga ay naghigit pa sa ating kakayanan. Hindi po siya sinusukat, hindi po siya tinatadya, siya ay laging handa. Tayo bilang mga alagad ng Panginoon, katulad ng isang alipin, isang alalay, katulad po nung hierarchy na tinatawag na from doulos to episcopoy, bawat isa ay may ginagampanan. Kung ang inyo pong batayan ay yung nararapat in view of justice, sabi po sa English, justice is the minimum expression of love. Para yung overtime po ay bukod sa ginagawa mo, meron kang outreach program. Katulad po yan ng mga doktor, mga dentista, o mga abogado, o yung mga anumang profesyon, meron kayong oras na inilalaan para sa mga nangangailangan. Hindi kayo nagpapabayad, sabihin mo ng libre. Sapagkat in view of justice, maaring nakuha nyo na ang ganang sa inyo. At ito po ang hamon sa atin ng Ebanghelyo, lalo't higit kapag alam natin na mas nahihirapan tayo ang kalooban natin, mabigat sa ating kalooban na ginampanan lang natin ang dapat nating gawin. Si San Jose po ang isang halimbawa ng sa pagsunod sa Panginoon, kasi sa pagitan po ng kanyang pakipagtipan hanggang sa kaganapan ng kanilang kasalan, ito pong tinatawag na betrothal, hanggang sa hindi naman po na-consume yung marriage, siya po ay sinubukan ng Diyos. Siya po ay humble and just man. Pero yung pong patatlo, obedient. Ginampanan niya po bukod sa katarungan, sa pagkakapantay-pantay para sa ayon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa buhay ninyo, ano yung minimum expression of love? Sa maghapon, sa walong oras sa paglilingkod, sa ginagawa nyo sa opisina, sa desk, o sa online na ginagawa nyo, ano yung the minimum expression ng inyong pag-ibig at pagmamahal? Pero alam nyo, minsan may pumapasok sa isip nyo, kasi meron nga pong naniniwala na katulad ni Anne Frank, she believes that every person, human being is good at heart. May nakitira pang kabutihan sa puso ng bawat isang tao. Kaya ang iisipin ninyo, minsan sumasagi yan. Kaya lang, minsan tinatanggi nyo, pinifilter nyo, binabawi nyo. Pero minsan, ano po yung dikta ng Espiritu Santo? Kaya isipin nyo, katapos na maghapon, parang wala kayong nagawa kasi yun lang dapat ang inyong ginampanan. Kailangan nyo magtrabaho, kailangan nyo magluto, kailangan nyo maglaga ng bata, kailangan nyo asikasuhin ang asawa nyo, paggalingin ng may sakit. Pero parang kayo na rin ang makakapagtanong sa sarili mo na masaya ba ako sa ginawa ko? Natutuwa ba ako sa ginawa ko? Fulfilled ba ako sa ginawa ko? O mas mabuti ba ako sa ginawa ko kahapon o kaysa ngayon? Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, you can do many things and great things, but you can only do small things with great love. Iba pa rin po talaga yung may pag-ibig at pagmamahal. Lahat po tayo ay nasasakop ng isang kapangyarihan o isang amo. Lahat tayo sakop ng Diyos. Pero yung element of love, kasi alam po ng mga tao kung anong ginawa nyo ay may pag-ibig. Kumbaga sa pagluluto ay ang tikim ng tao sa ginawa niya, sa lasa niya, ay punong-puno ng pagmamahal,
punong-puno ng saya, mas malasa, mas katakam-takam, mas kapaki-pakinabang, mas natatandaan. Kaya yung hihigitan niyo po ang inyong sarili sa ginawa niyo kahapon, kasi maaaring kulang. Sa tingin niyo po ay katulad ng ginawa ni si Jesucristo hanggang sa mapabayubay sa krus. Binuksan niya ang kanyang sarili, dinipa ang kanyang mga kamay, sinipat ang kanyang tagiliran, sinakdal niya ang kanyang sarili, Ama, Ama, sa iyong mga kamay tinataguwiling ko aking kaluluwa. At malalaman niyo na bilang mga tagapaglingkod, katiwala, kahit utusan sino man sa ating mga taong nasasakupan, ang lahat ng ginagawa nyo ay punong-puno ng pagsunod, paghiliw, pasahihin nyo rin yung sarili. Inulit ko po, katulad ni San Jose, ang kanyang pagsunod ay para sa kalinisan ng kanyang puso rin at sa kalinisan ng sanlibutan sa kapatawan ng kasalanan. Dahil alam niyang sa tagubilin ng Panginoon, siya'y isang utusang kinampanan niya bukod sa hustisya ay ang pagmamahal para sa anak ng Diyos. Kayo din po, isipin nyo sa inyong sarili, sa inyong buhay. Tayo yung mga abang lingkod, katulad ni Maria, ni San Jose Marelo, kahit po ng aming tinatagubilin ngayong maging santo, si Giuseppe Calvi, paglilingkod lalo tigit sa mga may karamdaman, magdarasal para sa mga may COVID, malayo sa sakit na ito, at gumaling ang mga lalo tigit ang mga nadapuan at ang mga naglilingkod. Nawa lahat tayo ay gumanap, hindi lang dahil sa nararapat, kung higitin pa natin ang ating dating nagampanan. Muli po, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Ito po si Padre Gabi, isa rin pong lingkod, pari ng Oblatos Religioso ng San Jose, ng Oblatos ni San Jose.